Mabuhay, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ako po si Robin Hood Carino Padilla Abdulaziz sa Salitang Muslim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusyon ang naging pundasyon nang maitatag natin ang ating mahal na bansang Pilipinas. Revolusyon ang puhunan ay dugo, pawis at kolektibong kamalayan ng mga Pilipinong nakipaghimagsikan laban sa mga dayuhang sumakop sa ating inang bayan. Dahil sa revolusyong ito, tinatamasa natin at ipinagdiriwang ngayon ang ating ipinagmamalaking kalayaan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ngunit naniniwala ako na ang ating revolusyon ay hindi pa natatapos. Hindi pa ito tapos dahil hindi pa rin natin nakakamit at lubusang natatamasa ang pangkalahatang kapayapaan at kaginhawaan. Patunay dito ang kasalukuyang pakikipaghimagsikan ng ating mga kapatid na Bangsamoro. Pakikipaghimagsikan na ang layunin ay ang pagkakaroon ng tunay na katarungan, ang pagsasakatuparan ng kanilang karapatang pamunuan ang kanilang mga sarili, at ang pagtataguyod at paglilinang ng kanilang sariling kultura at pagkakakilanlan bilang mga Moro at Pilipino Muslim. Lahat tayo naghahangad ng tunay at makabuluhang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Araw-araw kong hinihiling na ipagkaloob ito sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit, kahilingan na ito ay nangangailangan ng positibong aksyon mula sa ating mambabatas sa Kongreso at sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ating mga mahal na kongresista at senador at sa ating mahal na presidente, bilang isang revolusyonaryong Pilipino, ako po ay nakikiisa sa panawagan na palawigin pa ang transition period sa pumamuno ng Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BTA BARM. Kasi simula pa lang ng transition period, ngunit dahil sa pandemya, lubang naapektuhan ang pagsisimula ng mga pagbabagong nararapat na maitatag sa pangrehiyong gobyerno ng BARM. Mga pagbabagong nangangailangan ng masusi at maingat na mga hakbang. Dahil kapag nagkamali, ay marami ang maapektuhan. Mga pagbabagong nakaugat sa ating pangkalahatang mithiin na magkaroon ng tunay na pangkalahatang kapayapaan at kaunlaran. At mga pagbabagong magbubunga ng kaginhawaan para sa bawat pamilyang Bangsamoro, para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang transition period ay maihahalin tulad sa pagpapalaki ng bata. Kinakailangan dumaan sa tamang proseso at magkaroon ng sapat na oras, tiyaga,
pag-iingat, pasensya at tamang gabay. Huwag nating hayaan na maudlot o masira ang takbo ng prosesong pangkapayapaan. Huwag nating hayaan na mawala ang legacy o ang pamana ng Administrasyong Duterte at ng lahat ng mga mambabatas na humulma at nagbigay ng buhay sa isa sa pinakamagandang peace legislation sa buong mundo. Ang Bangsamoro Organic Law. Isang tabi natin ang mga pansariling interes. Isipin natin at isagawa natin kung ano ang makabubuti para sa lahat, para sa mga Pilipino. Ang BTA extension para sa kapayapaan, kaunlaran, kaginhawaan, hindi lamang ng Bangsamoro, kundi ng buong bansang Pilipinas. Suportahan natin to. Extension lang po. Napakaliit na panahon. Napakaliit. Ano ba naman yun, mga mahal kong kababayan? Sa kanilang ipinaglaban na daang taon, sa iba't ibang peace agreement na ginawa natin, ipagdadamot pa ba natin itong extension na to? Let us walk the extra mile for peace. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.